Bagong utos pa ni Kristo, mag-ibigan sana kayo katulad ng pag-ibig ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makapapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig na ninyo noong una, iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Sino mang makapatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon, sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kaniyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang hukuman sa kaniyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kaniyang kapatid, ulol ka, ay mapapasapoy ng impyerno. Kaya't kung maghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwanan mo muna ang iyong handog sa harapan ng dambana at makipagkasundo ka sa kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipagayos ka sa kanya habang may panahon, bago ka niya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay ka niya sa hukom na magbibigay sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kauli-ulihang kusing." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Ang nais ng Diyos ay maging mabuti tayo. Kung atin pong nasundan ang ating ebanghelyo kahapon ipinapaalaala sa atin ni Jesus ang dalawang uri ng batas, ang espiritu ng batas at ang pinaka-batas. At sinasaad sa ating kahapon ng ating Panginoon na ano ba ang dapat nating gawin at kung ano ba ang dapat na nangyayari sa kalooban natin habang ginagawa natin ang batas. At ngayon, sa atin namang ebanghelyo, ipinapaalaala sa atin ni Jesus ang pagiging mabuti. Ito ay kaugnay doon sa pagsunod natin sa batas na mayroon tayo. At sinasabi niya sa atin na ang bawat batas na mayroon tayo, bawat batas na sinusunod natin, ay nagtuturo sa atin kung papaanong maging mabuti. Kaya nga't ngayon inisaysa ng ating Panginoon kung papaano nga ba tayong magiging mabuti, kung papaano nga ba tayong haharap sa ating mga kapwa, kung papaano nga ba natin dapat itreat ang ating mga kapatid. Sapagkat ang nais ng Diyos, hindi lamang tayo maging mabait, kung hindi ang nais ng Diyos ay maging mabuti tayo. Ngunit mapapatanong tayo, bakit nga ba nais ng Diyos na maging mabuti tayo? Sapagkat ang Diyos ay naging mabuti sa atin. Hindi tayo pinabayaan ng Diyos, hindi tayo iniwanan ng Diyos, at hindi niya tayo inahayaan lamang. Ang Diyos ay laging naririyan, nagpapaalaala sa atin
naggumagabay sa atin at laging nagiging mabuti sa atin. Kaya't kung papaanong nagiging mabuti ang Diyos, dapat maging mabuti din tayo sa ating kapwa. Ikalawa, ang ating ebanghelyo ay nagpapaalaala sa atin na tayong lahat ay pantay-pantay lamang sa harapan ng Diyos. Bakit tayo dapat maging mabuti? Sapagkat pantay-pantay lamang tayo sa Kanya. Hindi tinitignan ng Diyos kung sino ang mayaman at kung sino ang mahirap, kung sino ang nakapagtapos at kung sino ang hindi nakapagtapos. Sapagkat kapag tinignan tayo ng Diyos, ang nakikita niya sa atin, tayong lahat ay pantay-pantay na anak niya. At kung tayo ay pantay-pantay na anak ng Diyos, ano ang ginagawa natin sa harapan ng Diyos? Walang iba kung hindi lahat tayo ay nakalahad lamang sa Kanya. At ano yung paglahad natin sa Diyos? Paghingi natin sa Kanya. Nagdarasal tayo sa Kanya at sinasabi natin, Panginoon, pahingi naman po. Pahingi naman po ng kaunting pangbuhay. Panginoon, pahingi pa po ng kaunting pagkain. Panginoon, pahingi pa po ng kaunting kapatawaran. Panginoon, pahingi pa po ng kaunti na kailangan namin sa buhay. Pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos. At ang pagiging pantay-pantay natin na iyon ay nagbibigay sa atin ng paalaala na kahit kailan, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. Sapagkat ang tingin niya sa atin, pantay-pantay tayo na anak niya. Walang mahirap, walang mayaman, walang nakapagtapos at walang hindi nakapagtapos sa paningin ng Diyos. Pantay-pantay lamang tayo. Kaya kapag ang Diyos ay kumilos sa atin, ipinapakita ng Diyos at ipinaparamdam sa atin ng Diyos kung gaano siyang kabuti. Mabuti ang Diyos at napakabuti ng Diyos. At sa Kanyang pagiging mabuti, isa lamang ang nais niya. Maging mabuti rin tayo sa bawat isa sa atin. Amen.